Hindi po ako yung nasa video. Pwedeng katulad lang ng buhok ko or ginaya yung tattoo ko. Dahil yung time na yun ay wala ako doon at nakikipag-inuman ako sa ibang lugar. Alam ko, nalabas din yung totoo. Siguraduhin kong hindi ako yun. At alam ko sa sarili ko, inesente ako. Kinumpirma ni Belarmino na nakarelasyon niya ang nobya ni Jiang Lucero noong Feb 1, 2020. Pero nakipaghiwalay siya nitong Marso nang madiskubring makikipagbalikan ito kay Jiang. Pagkaano-ano po kayo mami, Lea? Ex-girlfriend. Ako nakipag-break kasi nalaman ko na nakikipag-ayos pala siya kay Jiang nang hindi ko naman alam. Nagkakasama talaga sila. Hindi ko naman alam na nakipagsama nila na nag-aayos na pala sila. Hindi ko po alam. Kaya nakipaghiwalay po ako. Saktan ako, pero hindi totally kasi hindi ko pa naman siya mahal na mahal. Hindi mo siya mahal sobra. Nandun na yung nagagayak na siya. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi niya, sobrang pagmamadali niya. Sabi ko, saan ka pupunta? Wait lang. Gantong oras, meron kang pasahero. Sabi niya, oo, meron nga. Sabi ko, patingin muna. Sabi niya, patingin muna ako ng cellphone mo. Sabi niya, gano'n, password. Binigay ko yung password ko. Binigay niya. So, nakita ko yung convo nila. So, parang, oo nga, meron nga. Meron nga pasahero. Tatlo. Doon ako nag-arts ko, bakit tatlo, tapos gantong oras. And then, nung medyo nagtatalo kami sa ganyan, kailangan ko nagmamadali na sila eh. Nagagalit na sila nagmamadali na. Nakita ko naman sa message na parang urgent. Kung hindi kayo makakapunta ngayon, ma'am, pass na lang. Ginaganon. Nakita ko sa convo nila. Todo tawag ako, hindi ko alam kung, ang dami ko, inaaway ko na siya, medyo nagagalit na ako. Sabi ko, ano ba, ganito, ganyan? Bakit ganyan? Sagutin mo lang tawag ko, okay na sa akin. Kasunod daw nito, pulis na ang sumagot sa telepono. Doon na sila pinapunta sa presinto at ipinaalam ang nangyari kay Jiang. Wala naman akong naaalala na may nakaaway siya before at ngayon. Nakaraan lang, wala. Kasi siya gagawin ganun, grabe.